At ngayong Semana Santa, isa pa ang National Shrine of Our Lady of Fatima sa Valenzuela City sa mga dinarayan ng mga namamanatang deboto. Karamihan pa nga sa kanila ay nagmula pa sa malalayong probinsya. Ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo. Sa murang edad pa lang, namulat na si Marivic Rosaros sa paglilingkod kay Birheng Maria dahil na rin sa impluensya ng kanyang pamilya. Pero noong 2018, mas lalong tumibay ang kanyang pananalig nang tamaan siya ng matinding karamdaman sa puso. Dalangin ni Marivic. Lumalim yung aking faith sa kanya mula nung may mga struggles, mga trials na dumating sa buhay ko. And doon ay talaga napatunayan ko, hindi niya ako pinabayaan. Faith can move mountain. Ganito naman ang naging paniniwala ni Josie Ronquillo. 2012, nang maging deboto ng Birheng Maria si Josie. At noong 2015, dobling dagok ang hinarap ni Josie nang ma-stroke siya at magka-cancer ang kanyang mister. Ito ang mas lalong nagpatatag sa kanyang pananampalataya. Hindi ako pinabayaan ni Mama Mary. Tapos kasi yun nga yun, hindi ako pinabayaan, pero nagsiserve pa rin po ako dun sa kanya yung time na yun. Parang yun yung nagpatatag sa akin na dapat talaga maging Mama Mary, nanay nga tawag ko sa kanya. Magpasalamat tayo sa lahat-lahat ng ibinibigay sa ating blessing, hindi lang naman pansarili, kundi pangkalahatan. Isa ang pambansang dambana ng Our Lady of Fatima sa Valenzuela City sa mga dinarayo ng mga pilgrim tuwing Semana Santa. At noong February 25, formal nang kinurunahan ang Our Lady of Fatima. Makasaysayan din ang Birheng Maria dahil ito ang isa sa naging kalasag noong panahon ng EDSA People Power. Maraming deboto ang namamanata dito dahil na rin sa paniniwalang naghahatid ito ng biyaya at pag-asa. Ang karamihan nagmula pa sa malalayong probinsya. Maraming deboto ang pumupunta rito dahil nakita nila kung paano yung significance ni Mama Mary sa buhay nila, kung paano sila napalapit sa Diyos. Mensahe ng simbahan ngayong panahon ng Kwaresma. Ito'y panahon para tayo ay magdasal at magnilay doon sa dakilang sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ito araw para magbakasyon, pumunta kung saan, maglibang o magliwaliw. Kung hindi ito ay inilaan upang ating alalahanin kung paano tayo minahal ng Diyos. Paalala naman ang simbahan sa mga nais bumisita sa National Shrine of Our Lady of Fatima. We encourage everyone to visit our shrine dahil itong shrine na ito ay lugar upang tayo magdasal at magnilay. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.